Ayan, magandang gabi po. Ito po ulit yung new likod, si Ali Nina. Ito na po yung pangatlong video natin doon po sa tatlo. Yung una po pinag-usapan po natin yung tungkol po sa kooperatiba. Yung pong Articles of Cooperation or yung Republic Act 9520 or otherwise known as the Philippine Cooperative Code of 2000. Yung pangalawang video po, ipinakilala ko po sa inyo ang LLPRAC or yung Legazpi Livestock and Poultry Raisers Agriculture Cooperative. Kailan kami tinatag? Sino yung mga officers namin, ilan na bang member namin, ano ba yung mga programa namin, ano pa yung mission, vision, and values namin. So lahat po yun mapapanood at pwede nyo pong balikan ang yung video po number 2, yung video number 2 sa pamagat po nun is Introduction to LLPRAC. Dito po sa pangatlong video, dito na po natin pag-usapan kung paano nga ba kayo sumali. So, dito po sa LLPRAC, as I have said po, April 30 po kami na bigyan po ng CDA registration number. Nandiyan dyan po sa screen. First General Assembly namin 11. Sa City Hall po ang aming opisina. At meron na po kami 61 members at marami pong naghihintay para po sumali. Ang aming pong mga officers, busy po sa lahat po ng kanilang mga kanya-kanyang tasks. At ito po yung aming mga proyekto ngayon, ang work in progress po rin, regulatory permits. Yan ang po yung sinasabi kong yung mayor's permit, yung BIR, yung bank accounts, at yung tax exemption. Halos lahat po yan. Lahat po yan tapos na except po doon sa tax exemption. Pero on process na rin po. Yung profiling po, yan po yung database na kinuha namin sa lahat ng mga miyembro. At nagtatanggap na po kami ng mga bagong members. In fact po, sa July 17, magkakaroon po ng fee mess dito po sa dito po sa Minas Resort, dito po sa Bangwandre. May online system na rin po kami. Ginawa ko po yun para po may pasok na po yung lahat po ng data na kinuha sa profiling. Patuloy-tuloy po yung pagkolekta ng capital share sa ating pong mga members. At tuloy din po ang pagpaplano namin ng short-term at long-term projects. At meron po kaming kasalukuyang pong grants sa programs na inihintay. Una po dyan yung range chicken production, yung free range. May 3 million grant po yung gobyerno niya. Natatanggap na po ng LGU. At sa pangangasiwa po na City Vet, meron na po silang nakakapag-produce na po sila ng mga free-range chicken. In fact po, namimigay na po sila ng mga sisiyo. And we are expecting mga sisiyo po para sa kooperatiba, like 25 to 50 heads before the end of this year. So ang malapakalaki pong programa ay yung pong repopulation program. It's a joint project between UNACO and LGU. So maraming beses na po kami nagkaroon ng meetings about that. The last two meetings we had was with the vice mayor. At yung last meeting namin is with City Budget Officer, si Sir Navarro. At siyempre yung senior managers po ng UNACO, si Sir Robert Palanca. And of course, us sa LLPRAC, myself, si Doc Manny, at saka si Ed. At actually po, yung last na usapan po, napakaganda. Just to have a quick recap on that. Dati po yung baboy na ipamimigay sa mga miyembro po ng LLPRAC ay sobrang mahal. It was like 12 to 13,000. Sasaluhin, planong saluhin sana ng gobyerno yung 50% of that, which is 6,000. Still, 6,000 was too expensive for us, lalo na po sa ating mga backyard farmers. So again, nagkaroon po ng maraming meetings. And then last 3 days ago, nagkaroon po ulit kami ng meeting with the same team. At doon po ang last po na gagawin yung proposal para po isumite sa ating mayor at sa sanggunian para po makakuha po tayo ng budget was 1,000 na lang po ang hihingiin sa ating mga farmers. So yung baboy po, meron po nakaschedule ng 200 breeders, yung F1 piglets po yun. So by batch po yun, so first 50 will be released in September. So medyo naghahanap na po tayo kung sino pa ang mga ready na may mga kulungan at may biosecurity compliance na. Ano po? At I'll talk about that. So yung ano po, yung baboy po ibibigay sa mga kwalipikadong members po ng kooperatiba ng LLPRAC. Bawat baboy po may 1,000 kang ibibigay as bond.
Yung baboy po ibibigay sa inyo na kompleto na po sa mga bitamina. Ang UNACO po susuporta dyan sa pag-monitor ng mga baboy. Hanggang sa yan po ay magbuntis at ang magbibigay pa po ng similya ay ang UNACO. Making sure na yung first cycle lahat ng mga big po ay F1 pa rin. So alimbawa po ng anak yung baboy ng sampo, yung dalawa po iba ibibigay po yan pabalik doon po sa LGU para ibigay po sa ibang mga miyembro o iba pong mga beneficiaryo. So bali po yung isa ibibigay din po sa ating kooperatiba. So halimbawa po 10 ang anak po ng baboy na kinuha mo, yung 7 po sa inyo na po yun. It will be your decision po kung to sell them or alagaan mo as fattening. Kung halimbawa 2 ang kinuha mo po, ibig sabihin, tingsan po, 20. So ibig sabihin, meron kang 14 po na biik. At yung 2 nanay or yung sow or yung biik na ibinigay sa iyo at inalagaan mo, sa inyo na rin po yun. At yung 2,000 po na tig-isang 1,000 doon sa baboy ay ibabalik po sa inyo. But we are thinking and talking about it sa kooperatiba na kung pwede ilagay na lang yung doon sa ating revolving fund. But again, that will be discussed and agreed upon by the General Assembly. Now, yung baboy po, hindi pa po sa inyo yan hanggat hindi po po na ibibigay yung 2 big pabalik sa LGU. So kailangan nyo pong alagaan. Naka-insured po yan, pero po pag yan namatay at dahil sa inyong kapabayaan, so ang mangyayari po, ang magki-claim ng bayad ng insurance po ay ang LGU. Ano po? So hindi po yan po pwedeng ilagay na baboy sa basta-basta lang na kulungan. Ano po? So kailangan po natin maging biosecurity compliant ang ating mga piggeries at ang mga manuka natin. So kailangan po natin ng pera. So again, dahil po intention natin ay talagang makatulong lalo-lalo na po sa mga backyard at yung LGU, yun din po ang iniisip nila para po makatulong doon po sa mga nangangailangan. At ma-repopulate po yung mga baboy dahil po ang taas po ng demand, may kulang po ng supply, kaya po napakataas po ng presyo ng karne. So lahat po ng mga consumers ay apektado. So ngayon po, yung repopulation is very important project para po sa gobyerno at para din po sa mga manufacturers ng feeds like UNACO. So ngayon po, lumapit po ngayon tayo kay DA at si Doc Manny po at si Ed Alejo, they worked on the letter requesting for the funding. At nagkaroon po sila ng meeting at naituro po ang si Doc Manny sa Rural Bank of Ginobatan dahil may pondo raw po doon. So we immediately went to Rural Bank at na-found out po namin na late na daw kami dahil po nag-expire na or tapos na po yung deadline, which is June 13. So we were so disappointed. We went back and had a meeting at sumulat po tayo pabalik po sa DA na nag-request po na kung po pwede ma-extend yung deadline dahil nakaready na po yung mga applications natin. Pero po tuloy-tuloy po, though immediately po na maraman po namin, nagsimula na po kami mag-gather po ng mga requirements like po yung RSPSM. So yun po, 2 days ago, I received a call from the Rural Bank at sabing, okay, extended na. So we were so thankful. Maraming salamat po sa DA. At yun po, on process po yung application. So nag-submit po ako ng lahat po ng mga requirements. At pag yun po, sabi ko doon kay Sir Richard, paki-check kung okay na yung application ko para maturuan ko na po yung ibang mga miyembro kung paano gawin yung mga applications. So if you're going to look at it, yung baboy po, hindi na po natin bibilhin. Magkakaroon po tayo ng malaking potential para po madagdagan talaga yung ating kita. At yung gagastusin po doon po sa pag-aayos ng kulungan para maging compliant tayo doon sa biosecurity at pagpakain po noon ng 11 months bago manganak, meron na pong loan na igagrant po ang Rural Bank of Ginobatan through the Department of Agriculture's budget. So yun po ay wala po yun na interest. Individual po yun at
maximum of 300,000 depending po doon sa gagastusan mong negosyo. I mean, doon sa baboyan mo at saka po doon sa pagpapalaki mo ng baboy. At doon po, kasama rin po yung manungkan. So, doon po sa fund plan, doon po ilalagay natin saan mo gagastos yung niloloan mo. Meron pong 3.5% na babawasin yung banko, pero wala pong interest at payable po yun for 5 years at pwede po yung twice a year ang bayaran. Ano po? So, meron ka na pong baboy, may panggastos ka na, ano pa ba ang kailangan? Siyempre yung sipag, siyempre mag-join ka dito, mag-attend ka ng mga training, and ayun na po, tuloy-tuloy na po ang pag-grow natin. So sama-sama po tayong i-grab itong opportunity na to. At ayan po yung Sari Population Program. The rest po, yung ating mga proyekto, katulad po ng sa mga income po doon sa mga agents yung nagtuturo po ng mga baboy. So meron na po tayong database kung sino may bibentang baboy, tatawagan natin. Yung mga mamimili yung mga meat shop, magbabayad po sa kooperatiba. At yung presyong bili doon po sa farmer, doon po sa miyembro natin, yun po yung talagang lakarang presyo ng baboy. So yung ano po, yung feeds po, siyempre yung mga discounts. Then, ito sa mga long terms natin, yung raised chicken, yung repopulation, tatayo po tayo ng sarili nating feeds distribution center. At siyempre, magkakaroon po tayo ng meat shop at saka po yung mga meat products. At siyempre, yung mga trainings, gagawin po natin pera yan dahil marami po tayong mga experts na yan. At siyempre, in the future, gusto natin po magkaroon tayo ng sarili nating farm. At we are hoping po na mapanood ito ng ating mayor at mga tao po dyan sa city na mabigyan po tayo ng lupa para po matayuan ng ating farm at ng ating building or yung ating pong opisina. Ano po? So yan po yung in brief po kung ano na pong ginagawa ng ating kooperatiba. So going back doon po kung paano sumali, dito na po yung bylaws natin. So meron po tayong mga sa RA 9520 may dalawa pong klaseng miyembro. Yun po yung associate sa kung regular member. Regular member po, sila po yung mga nag-comply ng lahat po ng mga requirements. Kasama na po dyan yung bayad po doon po sa kooperatiba. So dito po sa atin, i-explain ko po sa inyo kung magkano. At yung isa pa pong member, ayun po yung associate. Yung associate po, kulang yung binayad niya, hindi po siya nag-a-attend. Yung parang naglagat lang siya ng pera, bahala na kayo in the end of the year, gusto ko ng dividend or yung surplus. Ano po? So yung regular member po, kailangan engage ka sa agriculture and veterinary practice, including farmers and livestock and poultry raisers. Ano nga ba mga requirements? Kailangan mo lang mag-fill up po ng application form. At kailangan po meron kang certification nung completion of the prescribed members pre-membership education seminar po yung PMS na sinasabi ko. Meron po tayong PMS sa July 17 dito po sa Minnesis Fort. At then yung binayad mo doon po sa minimum share capital and membership fee. So dito po, let me just tell you na meron pong membership fee na 200. Gagamitin po yun ng expenses po sa mga trainings, sa PMS, and other related expenses po ng ating mga ng ating kooperatiba. Pero po yung subscription ng share capital po, ang ating pong kooperatiba meron pong required na 36 shares na 100 po ang per share. Para maging regular member ka po at magkaroon po ng privilege na maka-avail ng mga proyekto at mga grants at mga programa ng ating kooperatiba na galing sa gobyerno, kailangan pong bayad ka doon po sa capital share. Ang capital share po ay 3,600. Ang 3,600 po na yan ay yan po yung parang capital mo sa ating kooperatiba. Hindi po yan mawawala. Intact po yan. Pag kayo po ayaw niya na, pwede niyo pong makuha yan.
Ang 3,600 po, kailangan po nating palaguin yan. Ang ginagamit po po ay natin. Hindi po po pwedeng kami lang mga officers ang dapat mag-isip paano po umunlad yan. So lahat po tayo kailangan magtulong-tulong. Let's say for example, meron ka pong baboy. Yung baboy mo nang anak at ibibenta mo yung mga biit na yun, ang tanging gagawin mo lang po, ipaalam mo po sa coordinator natin na meron kang 10 baboy na ibibenta mo sa December, first week ng December. So yung first week ng December, nakalagay na po sa database. Pag December po, may naghanap na meat shop, doon po sa system natin sasabihin, ah, meron tayong 10 fattening, tawagan niyo po yan. At kayo, bilang member po nito, tumulong po kayo na magkaroon po tayo ng 1,000 pesos na kita. Dahil po yung 100 doon po sa naibabayad ng meat shop o yung bibili ng baboy mo, kikita po tayo doon. At ikaw naman po, kumita ka, hindi ka po nabawasan. So yun po yung tulungan. Ikaw din, pag natanungan ka, siyempre titingnan mo yung system at ituturo mo naman kung sino ang may available na fattening or BA. Ano po? So yung share capital po, nandiyan po yan. Meron po tayong tinatawag na surplus in the end of the year. So yung surplus po, yan po yung tinatawag sa mga korporasyon na dibidendo. So lahat po ng mga tinubo ng ating pera, mga kinita natin as cooperative, pagdating po ng end of the year, yung sa pag-report na natin ng mga financial statements natin at malalaman natin kung ano ang tinubo natin, yun po pwede po makuha mo po yung tinubo ng pera mo. So yung 3,600 po, hindi po yun mawawala. Ano po? So sa section 4 po, application for membership, an applicant for membership shall file a duly accomplished form to the board of directors who shall act upon the application within 30 days. Kung halimbawa po hindi kami hindi namin inaksyonan, hindi namin ni-reject, hindi namin inaccept, automatic accepted po yun. Dahil kami po, kailangan po namin tingnan po yung mga application. Meron pong pirma, yung secretary at ang chairman para po doon sa mga application. So we have to act on it within the next 30 days. So ang minimum share po, tulad ng sinabi ko, 36. At let's say hindi mo pa kaya ang 3,600, po, pwede naman pong 9 shares muna or yung 900 pesos plus 200, so 1,000. At pwede mo na lang pong pumirma po doon sa application na mabayaran ko to within a year by 100 or depende po sa inyo. Now, yung ano po, hindi po pwede na halimbawa mayaman ka, mapera ka, maglalagay ka po ng more than 10% po ng total capital share ng grupo, hindi po pwede yun. Maximum po 10% lang. So 3,600 bawat member. Pwede ka po siguro may 3.6 million, pwede ka pong maglagak ng up to 300,000, wag yung 361,000. Ano po? Now, doon po sa section 7, duties and responsibilities ng bawat member. Again po, ito po mga PMEC yan, dinidiscuss po natin. Actually, i-discuss po ulit ito sa PMEC. At ito po, makikita nyo po sa ating bylaws. At yung bylaws po, available doon po sa online system natin. So, ito po, mababasa nyo po ito lahat. And we are requiring all members po to read the bylaws. So, ngayon po, para makatulong po sa inyong decision, at least malaman nyo rin po kung anong mga responsibilities niya. So dapat magbabayaran mo po yung share capital at saka po yung registration fee. At saka po kailangan mong ipatronize ang businesses and services po ng ating kooperatiba. As I have said, responsibility po ng lahat ang growth at ang pag-aalaga po sa kooperatiba. Kayo po ang may-ari ng kooperatiba, hindi po kami mga officers. So yan po yung kaibahan po ng kooperatiba at saka po ng mga korporasyon. Sa korporasyon po, yung CEO, yung board of directors, yung executive team, yung operation, sila po ang may problema para po umangat po yung makakuha po ng dividendo. Tayo po hindi. Kailangan po tayong lahat magtulungan dito po sa kooperatiba. Now, you have to participate in the education program. Importante po, kailangan po na mag-attend kayo lagi ng mga trainings. Dahil kung hindi lang po pera or
kayamanan ang gusto namin bigay sa inyo. Kailangan po, pati kaalaman, kailangan pong madagdagan. Ano po? Yan po yung requirement din po yan ng isang kooperatiba. And then, kailangan nyo pong mag-attend din sa mga, lalo na po sa General Assembly. At kailangan din po na maging aktibo kayo sa pagmamasid, mag-raise po kayo ng inyong mga concerns, at pwede po kayong mag-check ng ating mga data sa online system. Kahit po yung resibo, pwede nyo pong tingnan doon sa online system. Yung expenses natin, bakit ganun kataas? Pwede nyo pong i-investigate yun dahil po open book po yun. Nasa online system din po natin yan. Then of course, kailangan nating i-obey lahat ng mga rules. Kaya nga po kailangan yung basahin ng bylaws. Ano po? And then yung sa Section 8, yung rights and privileges of the members. Siyempre, kung meron kang mga responsibility, ito po yung mga privileges mo. Ano? So kailangan ka, pwede kang mag-attend ng mga general membership meetings at yung mga servisyo ng ating kooperatiba, karapatan mo yan. Siyempre, may mga certain conditions din. So pwede mo pong tingnan ang lahat po ng accounts, lahat po ng nangyayari, transactions ng kooperatiba. At pwede mo pong tingnan ang mga dokumento niyan, hard copy or soft copy. At pwede ka po at obligado, kailangan mo pong dagdagan ang iyong kaalaman. So participate in the continuing education and training programs of the cooperatives. And iba pong mga privileges, katulad po ng mga sinasabi ko, na itong mga programa, itong mga freebies ng mga feeds like yung mga disinfection, vitamins, and so on. May pinamibigay po sa kooperatiba, pwede rin po kayo humingi. Now, ito na po tayo. Marami po akong tanong. Kung ang sagot niyo po dito ay oo, ikaw na po yung hinahanap namin. So may livestock at piggery ka ba? O poultry dito sa Legazpi? Ang ibig sabihin, hindi pa po tayo tumatanggap ng iba na ng nasa labas po ng Legazpi. Gusto muna natin tutukan ang Legazpi City. 70 barangays po yan. Of course, hindi tayo pwedeng maglagay sa Posada, sa Rizal Street, sa Washington, saan pa ba? Sa Rawis. Yung mga sentro na po, bawal na po doon yung medyo may amoy, di ba? So, doon lang po siguro sa mga remote mga barrio na po pwede pa po ang mga babayan. Pero siguro sa Manukan, I don't know kung po pwede. Depende po sa barangay captain kung kaan po pwede niya po i-alaw. So, number two po, gusto mo bang masenso ang iyong babuyan o Manukan? O kaya mabigyan ka ng pagkakataon para mas masenso pa ang pamumuhay mo at iyong pamilya? Siyempre, lahat tayo ni gusto niyan. Gusto mo bang matuto at tagdagan pa ang kaalaman mo sa pagninegosyo, lalo na sa pag-aalaga ng mga hayop, pati na rin sa pakikitungo sa kapwa, pakikihalubilo sa iba't ibang tao, komunidad at kasosyo sa negosyo, tulad po ng kooperatiba. Number four na tanong ko, gusto mo bang dumami pa ang kakilala mo at kaibigan sa komunidad ng mga livestock and poultry industry sa Legazpi at buong Bicol Region? Kaya mo bang sumunod sa mga alituntunin, patakaran at kondisyonis ng isang samahan tulad ng kooperatiba para po sa ikabubuti ng lahat? Kaya mo bang tulungan o suportahan ang mga programa at proyekto ng kooperatiba para sa tuloy-tuloy na pag-asenso nito? Gusto mo din bang makatulong sa iba tulad namin, sa inyong komunidad at sa gobyerno? At number 8, napaka-important. Mabait ka ba? Kung ang sagot mo po ay tanong, oo, and welcome po dito sa aming kooperatiba. At nakabukas po ang aming pintuan para po doon sa mga gusto pong umasenso, sa mga kapwa po namin na nasa livestock and poultry raising industry, welcome po sa inyo at handa po kaming makinig. At lahat po kami magpapaabot po ng invitation sa bawat barangay. At siguro through the Committee on Agriculture, ipapaabot po namin ang aming pong invitasyon. At sana po pwede na tayong mag face-to-face para po mas maganda ang ating pines. Ano po? So ito po yung application form. Ang application form na po natin, dalawa po yan. So yung una po, ilalagay lang po natin yung paan.
natin, ilan bang isusubscribe natin, ilan ba yung, it's very straightforward. Ang importante po, ilan ba yung ipabayad mo, 3,600 na ba or 900 muna, at ilan ba ang ihuhulog mo, and so on. At yung signature mo, at yung pangalan, edad, yung birthday, birthplace mo, yung occupation mo, sinong employer mo. Halimbawa, lalaki ka, pwede mong ilagay dyan si misis mo as your employer. Joke lang. And then, pangalan ni misis, ayan yung edad, at kung meron kang sinisweldo ngayon, and so on. At kailangan din pong ilagay dito yung mga beneficiaries. Well, just in case po na naglayas ka, siya po ang pwede mag-take over po nung sa cooperative. Ano po? Ayan po, at dyan po siguro makikita mo yung requirements ng membership. At syempre, pipirman po yan ang secretary at ang inyong pong lingkod. Pag natanggap na po yan, doon po sa pangalawa, parang ito na po yung magiging official ano natin, contract. Ito na po yung membership subscription agreement na pipirman niyo po yan at ipapanotaryo din po natin kung nakailangan. So kailangan po i-fill up niyo din po yan. So we will be guiding you at yan po ipipirmahan siguro po pag nasa PIMES na po kayo. So yan po yung ating pangatlong video. Dito po nagtatapos yung tatlong videos na kung saan po in-explain po namin o in-explain ko po sa inyo yung aming pong kooperatiba. Ano nga ba yung kooperatiba sa first video? Sino nga ba at ano nga bang may bibigay sa inyo ng ating kooperatiba ng LLPRAC? At dito po sa pangatlo, paano ba sumali sa LLPRAC? So good luck po. Sana po maka-join kayo sa amin. Maraming salamat po sa panunood. Please subscribe. Thank you po.